Magandang araw! Magandang araw sa ating mga tagapakinig sa radio station na naghahatid ng kaalaman sa probinsya ng Davao de Oro, ang Z Radio 88.5 sa dial ng inyong radio. Welcome po sa ating pagbabalik. Muli, ako si Teacher Lilibet Argupor mula sa Anitapan Elementary School, Mabini District, ang inyong lingkod kaalaman sa araw na ito. At kaakibat pa rin natin sa ating pag-aaral, si Teacher Glenda. Hello, kumusta Teacher Beth? Isang napakagandang araw po para sa ating lahat. Kinukumusta natin ang ating mga mag-aaral kasama ng kanilang mga magulang na sumusubaybay sa radio din eskwela, kung saan sila ay patuloy na nakikinig sa araling panghimpapawid sa pag-aaral sa Filipino 1. Isang maligayang bati po mula sa amin. Muli, samahan ninyo kami sa ating pagbabalik sa araw na ito. Ako, si Teacher Glenda Clarion Gambunga, mula sa Mapawa Central Elementary School, ang inyong lingkod kaalaman sa araw na ito. Tunay nga, napakaganda na araw na ito, Teacher Glenda, dahil isa na namang talakayan sa Pilipino ang handog natin sa kanila. Tama, Teacher Beth, dahil maglalayag tayo tungo sa unang aralin sa Quarter 3, ang Module 1. O ano mga bata, handa na ba kayo? Kung gayon, tara na, mag-screen na nata. Bago ang lahat mga bata, ay handa muna natin ang ating mga sarili para sa ating pag-aaral. Kaya pakinggan ninyo ang ilan sa mga namahalagang tagubilin para maging makabuluhan ang ating talakayan. Para sa ating mga mag-aaral, kasama ng kanilang mga gabay sa aralin ito, nararapat na sundin at gawin ninyo ang ilang mga tagubilin bago pa man din at habang nagkakaroon tayo ng talakayan. Una, ihanda ang mga kagamitan sa pag-aaral tulad ng self-learning module sa Filipino at lapis na pangsulat. Pangalawa, pumuwisto sa isang maayos, tahimik at komportabing lugar sa loob ng iyong tahanan. Pangatlo, siguraduhin na sa katamtamang lakas ang volume ng inyong radio upang maayos ang pakikinig. Pang-apat, makinig, unawain at gawin ang mga nakaatas ng mga activities sa loob ng aralin. Pang-lima, maging masaya para bukas ang isipan sa pagkatuto. O mga bata, nagawa mo na ba ang mga tagubilin? Ang husay! Ngayon magtatanong ako sa inyo. Naalala pa ba ninyo ang napag-aralan natin sa Module 2? Tama! Napag-aralan natin sa Module 2 ang pagbubuo ng mga tanong tungkol sa isang larawan. Congrats mga bata! Ang husay ninyo! Talagang naunawaan ninyo ang nakaraang aralin. Ngayon, dumako tayo sa ating module. Alamin ang mga napapaloob dito. Tingnan ninyo ang harapang bahagi. Ano ang nakasulat nito? Tama! Ang nakasulat sa harapang bahagi ng inyong module ay Filipino sa ikatlong markahan, Module 1. Itama mo, pangalan ko. Mga bata, may dalawang aralin ang module na ito. Tatalakayin natin ngayon ang aralin 1. May inaasahan ba kayong matutunan sa aralin na ito? Ano-ano ang inaasahan mong matutunan sa aralin ito? Oo nga naman, inaasahan natin maayos at mapaunlad ang ating kasanayan sa pagsulat. Kaya mga bata, pagkatapos ng pag-aaral sa unang aralin sa module na ito, ikaw ay inaasahang una, nababaybay ng wasto ang mga salitang natutunan sa aralin at salitang may tatlo o apat na pantig. Pangalawa, naisusulat na may wastong baybay at bantas ang mga salitang ididikta ng guro. Ngayon mga bata, buksan ang inyong module sa pahina 1 to 2. Gawin ang nakasaad na gawain sa nasabing pahina. Subukin natin. Kilalanin ang mga larawan sa ibaba. Isulat sa sagutang papel ang tamang baybay ng pangalan sa mga ito. Mga bata, pipiliin ninyo mula sa opsyon kung alin ang wastong baybay na angkop sa larawan at isulat sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para gawin ito.
unang bilang. Kamatis. Kamates. Abukado. Abukado. Ikatlong bilang. Gitara. Gitara. Pang-apat. Gagamba. Gamgamba. Panglima, bulaklak. Bulaklak. Ngayon, bigyan natin ng kasagutan ang inyong natapos na gawain. Ano ang pangalan ng bawat larawan? Ano ang wastong baybay nito? Paano ba isinusulat o binabaybay ang pangalan ng bawat larawan? Ano ang unang larawan? Tama! Ang unang larawan ay kamatis. Paano ba binabaybay ito? Ilang pantig mayroon ang salitang kamatis? Tama! May tatlong pantig ang salitang kamatis. Ito ay ka, ma, at tis. Kamatis. May tatlong pantig. Ano ang pangalawang larawan? Tumpak. Ang pangalawang larawan ay abukado. Paano ba binabaybay ito? Ilang pantig mayroon ang salitang abukado? Tama! May apat na pantig ang salitang abukado. Ito ay a, bo, ka, do. Abukado. May apat na pantig. Ano ang pangatlong larawan? Tama! Ito ay gitara. Paano ba binabaybay ito? Ilang pantig ang salitang gitara? Tama! May tatlong pantig ang salitang gitara. Ito ay gi-ta-tra. Gitara. May tatlong pantig. Pang-apat na larawan. Ano ito? Ang husay. Ito ay gagamba. Paano ba binabaybay ito? Ilang pantig mayroon ang salitang gagamba? Tama! May tatlong pantig ang salitang gagamba. Ito ay ga, gam, at ba. May tatlong pantig ang salitang gagamba. Ang panglimang larawan, ano ito? Tama! Ito ay bulaklak. Paano ba binabaybay ito? Ilang pantig mayroon ang salitang bulaklak? Tama! May tatlong pantig ang salitang bulaklak. Ito ay bu, lak, lak, bulaklak. May tatlong pantig. Kumusta mga bata? Kumusta ang iyong naunang gawain? Naisulat mo ba ng gusto ang mga salita ng bawat larawan? Kung gayon, ang husay mo. Kung hindi, ay huwag lungkot dahil ipapatuloy pa natin ang ating pag-aaral. Kaya buksan ang iyong module sa pahina 2. Lumako tayo sa Aralin 1, ang aralin ito tungkol sa pagbabaybay at pagsusulat ng wasto ng mga salita. Ngayon, aralin natin. Babasahin natin ang gugma. Pagkatapos, sasagutin natin ang mga susunod na mga katanungan. Sige mga bata, sabayan ninyo ako. Narito ang gugma. Maliit na gagamba, umakyat sa sanga. Dumating ang ulan, itinaboy siya. Sumikat ang araw, natuyo ang sanga. At ang munting gagamba, laging masaya. Kumusta? Naunawaan mo ba ang tugma? Aba ang husay! Ngayon, narito ang mga tanong. Sagutin natin ito mga bata. Una, sino ang tinutukoy sa tugma? Sino ang tinutukoy sa tugma? Pangalawa, ilang pantig ang mga salitang gagamba, umakyat, dumating? Ilang pantig ang mga salitang gagamba, umakyat, dumating?
Pangatlo, ano-ano pa ang mga salitang may tatlo o apat na pantig? Ano-ano pa ang mga salitang may tatlo o apat na pantig? Pang-apat na katanungan, magbigay ng isang salita na may tatlo o apat na pantig na hindi nabanggit sa tugma. Magbigay ng isang salita na may tatlo o apat na pantig na hindi nabanggit sa tugma. Panglima, paano ninyo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga gagamba? Paano ninyo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga gagamba? Mga bata, bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang sagutin ang bawat tanong. Paalala po sa ating mga gabay sa pagkatuto, mangyari pong gabayan ang inyong mga anak sa pagbuo ng kanilang mga sagot. Huwag kayong aalis, magbabalik tayo pagkatapos ng ilang paalala. The Radyo Z Eskwela Program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Ms. Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Tayo po ay nagbabalik sa ating panghimpapawid na pag-aaral sa Filipino 1. Kumusta mga bata? Ngayon, susuriin natin ang inyong mga kasagutan. Unang tanong, sino ang tinutukoy sa tugma? Tama, si Gagamba. Pangalawang tanong, ilang pantig ang mga salitang gagamba o makyat? Dumating. Ang salitang gagamba ay may tatlong pantig. Ito ang mga pantig na ga, gam, ba. Ang salitang umakyat naman ay may tatlong pantig. Ito ang mga pantig na o, mak, yat, o makyat. Ang salitang dumating naman ay may tatlong pantig. Ito ang mga pantig na du, ma, dumating. Pangatlong tanong, ano-ano pa ang mga salitang may tatlo o apat na pantig? Narito ang mga salita na may tatlo o apat na pantig. Ito ay salitang itinaboy. May apat na pantig. Ito ang mga pantig na itinaboy. Itinaboy. Salitang sumikat. May tatlong pantig. Ito ang mga pantig na sumikat. Sumikat. Ang salitang natuyo ay may tatlong pantig. Ito naman ay mga pantig na natuyo. Natuyo. Habang ang salitang masaya ay may tatlong pantig. Ito ang mga pantig na masaya. Ang salitang masaya. Pang-apat na tanong, magbigay ng isang salita na may tatlo o apat na pantig na hindi nabanggit sa tugma. O, ano ang inyong naisip na salita na binubuo ng tatlo o apat na pantig? Aba, ang galing mo! Nakapagbigay ka ng salita na may tatlo o apat na pantig na hindi nabanggit sa tugma. Dumako tayo sa panglimang katanungan. Paano ninyo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga gagamba? Tama! Hahayaan ang gagamba na mabuhay at huwag itong hulihin at patayin. Ang husay ninyo mga bata, nagawa nating sagutin ang mga tanong. Palakpakan natin ang inyong mga sarili. Congrats mga bata! Ang husay ninyo!
Nasasagot ninyo ng buong husay ang mga katanungan mula sa tugmang inyong binasa. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa ikatlong pahina ng inyong module na may titulong Gawin Natin. Basahin ang pangalan ng mga gulay sa ibaba. Lagyan ng check ang patlang kung ang pangalan ng gulay ay binubuo ng tatlo o higit pang pantig. At ikis naman kung hindi. Una, ampalaya. Pangalawa, kalabasa. Pangatlo, pichay. Pang-apat, talong. Pang-lima, repolyo. Mga bata, bibigyan ko kayo ng ilang minuto para sa gawain ito. Kumusta mga bata? Nasagutan na ba ninyo ang activity? Aba, ang husay. Ngayon, tingnan natin ang inyong mga sagot. Unang bilang, ampalaya. Ito ay binubuo ng tatlong pantig, kaya ang sagot ay check. Pangalawa, kalabasa. Ito ay binubuo ng apat na pantig, kaya ang sagot ay check. Pangatlo, pichay. Ito ay binubuo ng dalawang pantig, kaya ang sagot ay ikis. Pangapat, talong. Ito ay binubuo ng dalawang pantig, kaya ang sagot ay ikis. Panglima, repolyo. Ito ay binubuo ng tatlong pantig, kaya ang sagot ay check. Oh, kumusta mga bata? Napakahusay ninyo at nagawa ninyong kilalanin ang mga pantig na bumubuo sa bawat salita. Labis akong nagagalak sa kahusayan ninyo mga bata. Ngayon, lumako tayo sa pahina 4 na inyong module upang gawin ang sanayin natin. Ngayon, isulat ninyo ang nawawalang pantig upang mabuo ang pangalang tinutukoy sa bawat larawan. Ito ang mga larawan. Una, gitara. Ang salita ay gi, patlang, ra. Ano ang nawawalang pantig sa gitna ng salitang gitara? Pangalawa, ang salita ay bayabas. Ba, ya, patlang. Ano ang pantig na isusulat sa ulihan upang mabubuo ang salitang bayabas? Pangatlo, sapatos. Patlang, pa, tos. Anong pantig ang isusulat natin sa unahan upang mabubuo ang salitang sapatos? Pang-apat, saranggola. Sa, rang, go, patlang. Ano ang nawawalang pantig sa ulihan upang mabubuo ang salitang saranggola? Panglima, regalo. Re, patlang, lo. Anong pantig ang nawawala sa gitna upang mabuo ang salitang regalo? O ano mga bata? Nauunawaan mo ba kung ano ang dapat gawin?
Ngayon, gawin mo na at huwag masyadong magmadali dahil may ilang minuto kayo upang gawin ito. Hello mga bata, handa na ba kayo para sa pagwawasto sa inyong mga nagawang activity? Ang galing! Ngayon, tingnan natin ang inyong mga kasagutan. Sa unang bilang, anong pantig ang isusulat natin sa gitna upang mabuo ang pangalang gitara? Tama! Pantig na ta. Ilang pantig meron ang salitang gitara? Ang husay, ito ay may tatlong pantig. Ang mga pantig na ito ay gitara. Bilang dalawa, anong pantig ang isusulat natin sa hulihan upang mabuo ang pangalang Bayabas? Ang husay, pantig na bas. Ilang pantig meron ang salitang Bayabas? Ang husay, ito ay may tatlong pantig at ito ang mga pantig na Bayabas. Bilang tatlo, anong pantig ang isusulat natin sa unahan upang mabuo ang pangalang sapatos? Ang galing! Pantig na sa. Ilang pantig meron ang salitang sapatos? Ang husay, ito ay may tatlong pantig. At ang mga pantig na ito ay sapatos. Bilang apat, anong pantig ang isusulat natin sa hulihan upang mabuo ang pangalang saranggola? Tama, pantig na la. Ilang pantig meron ang salitang saranggola? Ang husay, ito ay may apat na pantig. Panghuling bilang lima, anong pantig ang nawawala na siyang isusulat natin sa gitna upang mabuo ang pangalang regalo? Tama, pantig na ga. Ilang pantig meron ang salitang regalo? Ang husay, ito ay may tatlong pantig. At ang mga pantig na ito ay regalo. Yehey! Ang saya-saya! Nagawa ninyo mga bata. Nakasusulat na kayo ng mga pantig at nakapagbuo ng isang salita. Ang husay mga bata, nagawa ninyong ilapat ang akmang pantig upang mabuo ang salita. Palakpakan natin ang inyong mga sarili. Ngayon, upang lubos ninyong maunawaan ang mga bagay na dapat ninyong gawin upang maisagawa ninyo ng wasto ang pagbabaybay, buklatin natin ang ikalimang pahina ng inyong module. Ano ang nakikita ninyo sa itaas na bahagi sa pahina lima? Tama, ang husay ninyo mga bata. Ito ay tandaan natin. Ito ay nagsasabi sa mga nararapat gawin upang maisagawa ng wasto ang pagbabaybay ng mga salita. Ngayon, gawin ninyo ito mga bata. Basahin muna natin ang panuto. Punan ang patlang upang mabuo ang kaisipan sa mga dapat tandaan upang mabaybay ng tama ang mga salitang natutuhan. Narito ang mga salita na nasa loob ng kahon na siyang pagpipilian ninyo na ilapat sa bawat patlang upang mabubuo ang kaisipan.
tunog, pantigin, isulat, letra. Narito ang bubuuhin nating kaisipan, mga bata. Babasahin muna natin. Basahing mabuti ang salita at patlang ito. Tukuyin ang patlang na bumubuo sa bawat pantig. Tukuyin ang patlang na katapat ng tunog na ito. Patlang ang litrang iyon sa pagbabaybay. Paalala po sa ating mga magulang o sa ating mga gabay sa pagkatuto, mangyari po na gabayan ang inyong mga anak sa pagpili ng tamang salita upang mabubuo ang konsepto na may akmang paliwanag. Ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang gawin ito. Kumusta mga bata? Natapos mo na bang buuhin ang kaisipan? Ang husay. Ngayon, tingnan natin ang inyong nabubuong kaisipan. Basahing mabuti ang salita at pantigin ito. Tukuyin ang tunog na bumubuo sa bawat pantig. Tukuyin ang litra na katapat ng tunog na ito. Isulat ang letrang iyon sa pagbabaybay. O ano mga bata? Nabubuo na ba ninyo ng tama ang kaisipan? Aba, ang husay. Kami ay lubos na natutuwa sa kahusayan ninyo. Hello mga bata, kumusta? Binabati namin kayo dahil sadyang ang galing ninyo at natapos ninyo ng buong husay ang pagbubuo ng konsepto kung paano ang wastong pagbabaybay sa mga salita. Sa puntong ito, suriin natin ang inyong sariling kakayahan kung paano ang wastong pagbubuo ng mga salita ayon sa larawan na ilalahad. Ngayon, buksan ang pahina 5 ng inyong modyul. O ano, nabuksan na ba mga bata? Ngayon, tingnan ang ibabang bahagi nito. Ano ang nakikita ninyo? Tama, may mga larawan. Ano ang napapansin ninyo sa pangalan ng bawat larawan? Ang husay. Sadyang napapansin mo na ang bawat salita ay pinaghalo, na di maunawaan ang kahulugan nito. Ano pa ang napapansin ninyo? Tama, hindi wasto ang pagkabaybay ng bawat salita. Kaya narito ang inyong gagawin. Isaayos ang mga letra ng salita upang maging tama ang pangalan ng bawat larawan. Ano ang unang larawan? Tama, ito ay orasan. Ngunit ang pangalan na nakasulat ay Nasaro. Paano ba ang wastong pagbabaybay sa salitang orasan? Iayos ang mga letra upang mabuo ang tamang pangalan ng larawan. Pangalawang larawan. Ano ito? Tama, kandila. Ngunit ang salitang pangalan na nakasulat ay Ladikan. Paano ba ang wastong baybay sa salitang kandila? Iayos ang mga letra upang mabuo ang tamang pangalan ng larawan. Pangatlong larawan. Ano ito mga bata? Tama, ang galing. Ito ay Lansones. Ngunit ang salitang pangalan na nakasulat ay Solanes. Paano ba ang wastong baybay sa salitang Lansones?
iayos ang mga letra upang mabuo ang tamang pangalan ng larawan. Bilang apat, anong larawan ito? Tumpak, ito ay bintana. Ngunit ang salitang pangalan na nakasulat ay bintaan. Paano ba ang wastong baybay sa salitang bintana? Iayos ang mga letra upang mabuo ang tamang pangalan ng larawan. Panglimang larawan. Ano ito mga bata? Ang husay. Ito ay tinapay. Nakakain na ba kayo ng tinapay? Aba oo, ang sarap kaya ng tinapay. Ngunit ang salitang pangalan na nakasulat ay tianyap. Paano ba ang wastong baybay sa salitang tinapay? Iayos ang mga salita o iayos ang mga letra upang mabuo ang tamang pangalan ng larawan. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang gawin ito. O ano mga bata, handa na ba kayo? Kung gayon, tara na, ang gawain ay simulan na. Kumusta? Tapos na ba kayo mga bata? Naiayos na ba ninyo ang mga letra upang mabubuo ang tamang salita ng bawat larawan? Aba ang husay! Sige nga, tingnan natin ang inyong mga kasagutan. Bilang isa, ang larawan ay orasan. Ano ang wastong baybay sa salitang orasan? Tama! Ito ay binubuo ng tatlong mga pantig. Ito ay orasan. Kaya, ang salita na angkop sa larawan ay orasan. Bilang dalawa, ang larawan ay kandila. Ano ang wastong baybay ng salitang kandila? Tumpak. Ito ay binubuo ng tatlong pantig na kandila. Kandila. Pangatlong bilang, ang larawan ay lansones. Ano ang wastong baybay ng salitang lansones? Mahusay. Ito ay binubuo ng mga pantig na lansones. Lansones. Pang-apat na bilang, ang larawan ay bintana. Ano ang wastong baybay ng salitang bintana? Magaling. Ito ay binubuo ng mga pantig na bintana, bintana. Panglima, ang huling bilang. Ano ang larawan? Tama, ang larawan ay tinapay. Ano ang wastong baybay ng salitang tinapay? Ang husay. Ito ay binubuo ng tatlong mga pantig na tinapay. Tinapay. Yehey! Congrats mga bata, ang husay ninyo. Nagawa ninyo ng gusto ang pagbabaybay ng bawat salita. Labis akong natutuwa sa pinamalas ninyong kahusayan mga bata. Sadyang napakahusay ninyo mga bata. Nagawa ninyo ang activity ng buong galing. Ngayon, payabungin natin ang inyong mga kakayahan sa pagbabaybay ng wasto sa mga pangalan sa mga sumusunod na mga larawan. Basahin natin ang panuto. Sabayan ninyo ako. Isulat ang tamang pangalan ng bawat larawan. Narito ang mga larawan. Bilang isa. Paaralan.
Isulat sa patlang ang wastong baybay na salitang paaralan. Bilang 2, bintana. Isulat sa patlang ang wastong baybay ng salitang bintana. Pangatlo, kantina. Isulat sa patlang ang wastong baybay ng salitang kantina. Bilang 4, bisikleta. Isulat sa patlang ang wastong baybay ng salitang bisikleta. Pang-5, telepono. Isulat sa patlang ang wastong baybay ng salitang telepono. Mga bata, bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang gawin ito. Paalala lang po sa ating mga magulang o sa ating mga gabay sa pagkatuto, mangyari po na gabayan ang inyong mga anak sa pagsulat ng wastong pangalan sa bawat larawan. Kumusta mga bata? Tapos na ba kayo? Aba, ang galing! Ngayon, tingnan natin ang wastong pagbabaybay sa mga pangalan ng bawat larawan. Pa-a-ra-lan. Paaralan. Pangalawa, bin-ta-na. Bintana. Pangatlo, kan-ti-na. Kantina. Pang-apat, bisikleta. Bisikleta. Pang-5, telepono. Telepono. O ano mga bata, sino sa inyo ang nakasulat ng tamang sagot sa bawat pangalan ng mga bagay? Wow! Ang husay ninyo! Binabati ko kayo mga bata sa inyong ipinamalas na kahusayan sa pagsagot sa lahat ng mga activities sa araling ito. Ngayon, pagnilaya natin. Ang kalagahan ng pagkatuto is sa isip na mahalagang matutuhan mo ang wastong pagbabaybay ng salita sapagkat ito ang unang hakbang upang matuto kang sumulat ng salita, makabuo ng pangungusap at makagawa ng talata. Tandaan mga bata, na sa araling ito, nagawa ninyong kilalanin ang mga pantig na bumubuo sa bawat salita at natutunan ninyo ang pagsulat o pagbabaybay sa wastong salita ayon sa mga pantig na bumubuo nito. Kaya huwag kalimutang, dagdagan ang pagsasanay sa sarili at pagsulat ng may wastong baybay. O mga bata, natapos na natin ang unang aralin sa Module 1 sa Quarter 3. Kaya sa puntong ito, kami ay pansamantalang magpapaalam sa inyong mga bata. Sana ang mga natutuhan ninyo sa araw na ito ay mananatili sa inyong isipan at mapalago mo ng may kahusayan. Hanggang sa muli, ako si Teacher Lilibet, ang inyong lingkod kaalaman sa Filipino 1. At ako si Teacher Glenda, ang unikod kaalaman sa Filipino 1, na nagpapasalamat sa inyong lahat na nakakasama namin sa panghimpapawid ng pag-aaral, sa mga gabay sa pagkatuto ng mga ating kabataan, na may pagpalain po tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga gawain para sa ikabubuti ng ating mga kabataan. Sa pagtatapos natin, para sa ating mga mag-aaral, ito ang mensaheng pabaon namin sa inyo. Tandaan, ang pag-aaral na may sapat na kaalaman ay susi sa masaganang kinabukasan. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!
Rajz Eskwela Executive and Technical Working Committee. The school's Division Superintendent, Euphemia T. Gamutin Seso 5. Assistant School's Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. Curriculum Implementation Division OIC Chief, Dr. Arlene B. Lim. School Governance and Operations Division, Dr. Ruben J. Riponte. Program Director, Dr. Arlene B. Lim. Assistant Program Director, Noemi P. Canales. Members, Cecinia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Dr. Grace D. Pontillas, Dr. Renato N. Pakpakin, Dr. Andy P. Cabodoc, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Ryan Villanueva, Jomar M. Dumupoy, Bob Daylan S. Milabat, Medard D. Apit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Production and Communications, Lorelie E. Quijano, Given G. Hinampas, Judilan T. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen C. Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banyes. Social Media and Packaging Team, Christian Anjara L. Martesho, William R. Lanara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Ralph A. Tabanyag, Angelo C. Gutierrez Jr., Jade Karen R. Arais, Eliza May Garsuta, Sedi S. Caballero, and Jane S. Caballero. Sa Rajz Eskwela, siguradong masaya! Right and only here at Z Radio 88.5, ang istasyong siguradong lingaw, siguradong kuyao!